nangyari na humantong sa pagkakapatay kay Mabasa bago ito makapasok ng Santa Cecilia Subdivision sa Las Piñas City noong gabi na nakaraang Lunes. Sa rear camera, sasakyan ng biktima ay nakita pa ang pagsunod sa kanya ng dalawang salarin na sakay ng isang motorsiklo hanggang sa umalingaw-ngaw ang dalawang putok ng baril. Pero namang matagal nang nangyari at may sinasabay-sabayan niya dahil may nananabutahe para mang alarma. Sa pagtatanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa, sinabi ni Esto, September 15th, CCTV footages, may natukoy na ang binuong Special Investigation Task Group Lapid na isang person of interest sa kaso ng pagpatay kay broadcaster Percy Mabasa o Percy Lapid. Special Investigation Task Group, Percy Lapid, in the ongoing follow-up investigation, confirmed to have developed a person of interest in the case as a result of their collection of all available ipinisinta ni Police Colonel Restituto Arcangel ang namumuno sa binuong Special Task Group ang mga pangyayari na humantong sa pagkakapatay kay Mabasa bago ito makapasok ng Santa Cecilia Subdivision sa Las Piñas City noong gabi na nakaraang Lunes. Sa rear camera, sasakyan ng biktima ay nakita pa ang pagsunod sa kanya ng dalawang salarin na sakay ng isang motorsiklo hanggang sa umalingaw-ngaw ang dalawang putok ng baril. Pero namang matagal nang nangyari at may sinasabay-sabayan niya dahil may nananabutahe para mang alarma. Sa pagtatanong ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, sinabi ni Esto, September 15th, isinapubliko na rin ng task group ang ilan sa mga larawan ng insidente. So this is the area of the crime scene. Next. Next. Ayon kay Arcangel, sa isang CCTV camera footage malapit sa Las Piñas City Hall, nakita ang pinaniniwalaang salarin na naglalakad. That is in front of the City Hall, and you can see somebody or the guy with a pink jacket. Was the gunman that was taken at around 8:03 in the evening. Samantala, sa dashcam sa sasakyan ni Mabasa ay nahagit din ang nag-aabang na rider ng motorsiklo na ginamit sa pagpatay. This is the first lead the investigator was human extract from the dashcam. Very nakapunod na gilid yan. Yan yung driver ng motor. Paliwanag ni Arcangel na gawa nilang makilala ang sinasabing person of interest na pinaniniwala ang salarin base sa suot nito habang nakasakay ng motorsiklo. Mismong si Interior Secretary Benar Abalos naman ang naglabas ng larawan ng person of interest base sa kuha sa CCTV footage.
Umaasa ito na sa tulong ng publiko ay makikilala na ang sinasabing salarin para mahuli at mapanagot sa krimen na ginawa. So the only other ingredient that's very essential right now is the public support. Tutulong ang publiko mas matapos pagbilis natin matapos. So yun ang hinihiling namin ngayon ay buong with this person who's so identified na napakaganda na ginawa ng ating SIPG, umakit si natin ito markings etc. How to piece all of this together. Importante ngayon na mas makita ka ito sa mga nakakakilala ito at sana malaman ng tao ito. Kumalat na ang larawan mo sa buong Pilipinas, lahat titingin sa iyo. Nilinaw naman ni Southern Police District Director Colonel Kirby Crap, wala pang maituturing na pusiling motibo sa pamamaslang. Personal grudge, yung work-related and any other pusiling motibo, pinaaralan pa rin po namin. So wala pa po tayong definite na motibo sa panahon ito. Si Abalos na rin na nagsabi na hindi makakaila na professional killer ang tumira kay Mabasa. Itong tao ito isang professional killer. As you could see very well from the evidence. Bago siya umabol, dalawang pala na ako sa ulo. I mean, that's my own personal opinion about it. Pero of course, sinabi namin ito. The father by which request na. Ngayon mula sa personal na alok ni Abalos na kalahating milyong piso para sa impormasyon na handong sa ikare-resolba ng kaso, lumobo na pabuya sa 1.5 milyong piso at ito ay bunga ng ambagan ng mga kaibigan ni Mabasa. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan.